Hail Mary, O Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakila at makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita, ang Diyos ni Abraham ay sakatakot. Muli po sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, ilulumalhati, inadakil at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at tapatan sa bawat isa upang kaming matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobing manami po inyong samahan. Muli po ngayon at imapagpatukiman ng kamay at abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Kristo Yesus. Lahat ng pinangihinata bibigatan inyong pag-aari palakasin sa ngalan ni Kristo Yesus. At ang lahat ng kahilingang itataas inyong pagkaloob at tukunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po ang bawat oras at ang mabuting balita ang ating ihatid upang iting magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig na siyang maging daluyan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papala. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Ating palapakan ang buhay ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 20 verses 27 to 38. Ebanghelyo ay kay San Lucas, ikadalawampung kabanata, simula talatang 27 hanggang 38. Some of the Sadducees who say there is no resurrection came to Jesus with a question. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and have children for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. The second and then the third married her. And in the same way, the 7 died, leaving no children. Finally, the woman died too. Now then, at the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? Jesus replied, the people of this age and are given in marriage, but those who are considered worthy taking part of in that age and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage, and they can no longer die, for they are like the angels. They are God's children, since they are children of the resurrection. But in the account of the bush, even Moses showed that the dead rise. For he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of the living. He is not the God of the dead, but of the living. For to him, all are alive. Palakpakan natin ang Panginoon. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhay ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay at nawalang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay,
Sino po sa pito ang kinikilalang asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay nito ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babae karapat dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na pababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinatawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon sa pagkakabasa ng mabuting balita para sa ating lahat. Pinupuri na namin Panginoong Jesucristo. Sige po, maupo na pong lahat. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. At isang pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyo, saan man dako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, lalo na kayo mga nanonood sa YouTube channel na ito, remember this, may magandang bagay ang darating at maghihintay sa inyong lahat. Now, our preaching banner story ay pamamagatan kong According to Jesus, ayon sa ating Panginoong Jesus. Now, sa natunghayan po ng ating Ebanghelyo, isinaysay ni San Lucas na may ilang Saduceo na nagsasabing hindi daw naniniwala sa muling pagkabuhay o yung tinatawag na the resurrection of the dead. At pinalabas na may batas na nilagda si Moises para sa kanila. Namatay ang lalaki, nagpakasal ang lalaki sa isang babae, ngunit namatay. Yun nga na namatay. Nawalang anak. Dapat ang lalaki pakasal sa babae para sa namatay. So ang ginawa, mayroong pitong lalaki na pangasawa ng panganay ang balong at namatay na walang anak. Ganon din ang ginawa ng pangalawa pero namatay. Ngayon din ang pangatlo hanggang sa pampito, isa-isa ng napangasawa pero namatay na walang asawa. Sa kahuli-hulihan, pati babaeng balo, patay din. May tanong pa, sa muling pagkabuhay, sino sa pito ang kinikilalang asawa niya, bagamat sila'y pawang napangasawa niya? Now, ano ang naging katugunan? Ano, what Jesus accorded in their question? Una sa tatlong bagay na ibig ko pong ipapatid ayon kay Jesus. Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing according to Jesus is, according to Jesus, marriage is in the world alone. Ayon kay Jesus, ang pag-iisang dibdib o pagpapakasal ay sa sanlibutan lamang. Saan ko po hinango? Sabi po sa verse 34 ng Luke chapter 20, ganito ang sagot ng Panginoong Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Kaya, taas nga po ang kamay ng mga may asawa.
taas niyang kamay, mga, yung mga may asawa, taas ng kamay, huwag niyo ibababa. Huwag niyo ibababa ang kamay, taas niyo lamang po. Di ba may binibitawang pangako sa isa't isa pag kayo kinakasal? Ano ang binibitawang salita habang kayo nakipag-isang dibdib sa harap ng dambana? Sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, sa kaginhawaan at pag-ihikahos, iibigit mamahalin kita hanggang sa wakas ng aking buhay. Di ba yan ang promise? Katulad ng inawit ito ni Rodeo, pangako mo sa iyo, ito'y asahan mo, na walang iba kundi ikaw, mahal. Dito sa puso ko, di ka magbabago, matapos man ang buhay sa mundo. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Ano ang sinabi ng sulat sa mga Hebreo? Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage should be honored by all. Narinig niyo po? Okay, tatagalogin ko po para mas malinaw at mas maliwanag. Hebreo, kabanatang 13, talatang 4. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapi at mga nangahalin. Yung pagsagot ng amen, parang undas pa rin eh. Purihin natin si Yahweh El Shaddai ng malakas. At ano ang sabi ng sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo? 1 Timothy chapter 5 verse 14 and 15. Ano po ang sinabi? I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan. Huwag mong papabayaan ang ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo. Madali, ano ba itong binasa ko? Kaya sa ganang akin, mabuti pang sila'y mag-asawa uli, magkaanak at pagyamanin ang sariling sambahayan para hindi magkaroon ng pagkakataon ang ating mga kaaway na mapagwikaan tayo ng masama. Sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko ito sapagkat may ilan ng balo ang nahikayat ni Satanas. Ay katindi naman itong si Satan eh. At ano ang sabi ni St. Paul kay Timothy? Chapter 3 verse 12. Ito ang sinabi. Kailangan din isa lang ang asawa ng isang babae o ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Sabi kayo, ay magtiwala. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. Amen? Amen po ba? So sa madaling wika, kinakailangan ay mamanage. Dapat isa lang. Ha? Hindi pwedeng dalawa. Kaya nga, lalaki at babae.
Kaya yung tinatawag na divorce, kahit na kailan, hindi mananai sa minamahal na bansa. Purihin natin ang buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Tanging sa mundo lamang, mayroon ang kasal. At ito ang pangalawang katugunan ng Panginoon. Second thing, according to Jesus, is, according to Jesus, there are no marriage in heaven. Walang kasal sa langit. Anong sinabi ni, ano po ang sabi ni Jesus? Verse 35 ng Luke chapter 20. Ito ang katugunan ni Jesus. Ngunit ang mga lalaki't babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Amen? Amen po ba? In other words, kapag sinabing there are no marriage in heaven, sila mga muling binuhay na mga mula sa kamatayan ay napunta sa tinatawag na resurrection of the dead. Amen. Muling pagkabuhay mula sa mga patay. At sila'y walang tigil na nagpe-praise and worship sa langit. Parang katulad sa pahayag ni San Juan, Revelation chapter 4 verse 8. Ano po ang sinabi ng pahayag, ika-apat na kabanata, talatang 8. Babasahin ko sa English and then tatagalogin ko. Each of the four living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night, they never stopped saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Tiga-anim na pakpak ang apat na nilalang na buhay. At tantad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siya'y darating. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, even day nanonood sa YouTube channel, sa kapahayag ng TV channel, when the time of death comes, sa takdang panahon, di man natin alam kung kailan, but only God knows, tayo'y tutulad sa mga taong non-stop na nagpupuri at sumasamba kay Yahweh El Shaddai. Amen! Kaya, sa takbo ng oras at panahon, my dear brethren, lahat tayo patuloy na binibigyan ng pagkakataon para tayo lahat, including Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines. Ay patuloy na manalig at manampalataya sa buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Amen.
Kaya walang kamata, kaya walang kasalan doon sa langit. Patay nandoon. After tayo'y lumisan sa mundo pagdating ng panahon. Kaya dadaan tayo doon sa kamatayan na yan. You know why? Why? Anong dilalga? Lantang gunay. Hallelujah. Kaya, kung patuloy tayong manalig ayon kay Jesus, na walang kasalan ang nagaganap sa langit, in other words, tayong lahat ay magiging mga anak ng buhay banal at makapangyarihan Diyos. Amen. So yan ang pangalawang bagay na dapat nating tandaan ayon kay Jesus. According to Jesus, there are no marriage in heaven. Ako, mayroon akong kwento sa inyo. Gusto niyo na kwento? Ang hina. Sabi ni Brother Mike, mga chismoso kayo. Hallelujah. Merong isang preacher na nasa loob ng barbershop. Ang sabi ng barbero, "Brother, hindi ako naniniwala may Diyos." Ang sagot ng preacher, "Bakit naman, iho?" Ang sabi ng barbero, "Tingin ka doon. Halos lahat sa oras ng na may pangangailangan, hindi ako naririnig ng Diyos." Sabi ng lingkod ng Diyos, "At ganun ba? Ako din, hindi ako niniwala sa barbero." Ang sagot ng barbero, "Bakit naman po, brother?" Ang sagot ng lingkod ng Diyos, "Tingin ka doon. Hindi ba sa haba ng buhok, hindi mo marinig ang kanila? Hindi mo sila bibigyan ng serbisyo?" Ang sabi naman ng barbero, paano, brother? Tinatawagan ko sila, hindi nila ako naririnig." Alam niyo kung anong sagot ng lingkod ng Diyos? Ganyan din ang Diyos. Kung kailan tumatawag ang Diyos, hindi lumalapit sa Kanya. Purihin natin ang buhay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ang sarap pakinggan, ang sarap pagdilayan yung pakinilay, yung ganong kwentong yan, ano? Kayo ba'y nakari ng isang lasing na mama na pangayang sagot habang nag-homilya ang pari? Alam niyo po, sa homilya ng pari, ang sabi niya, "Tayo nandito at nagkatipon dahil sa pag-ibig ni Jesus." Ang sabi ng mamang lasing, Narinig ko na yan. Yung parang hindi sumagot, di pinansin. Sige pa rin ang sermon. "Sabi ni Jesus, 'For God so loved the world that He gave His one and only Son.'" Ang sagot naman ng mama, Narinig ko na yan. Sabay hirit ang nag-homily ang pari, "Repent and believe the good news." Sabi ng mama, Narinig ko na yan. Eh yung pari naman, biglang nagalit. Sumasagot eh. Ano ginawa niya? Binuho niya yung mama. Sabi niya, "Isang hirit pa. Ha? Pag yung bibig mo marinig ko, lalagyan ko yan ng pakinte." Alam niyo ang sagot ng mama,
Yan ang di ko narinig, Padre. Purihin natin ang buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Buntakin nyo ang kahit ako humingi ang pare, panay ang may sagot. E lumapagalitan, sabay sagot, yan ang di ko narinig. Amen? Amen po ba? So tandaan po natin, first thing, according to Jesus, marriage is in the world alone. Second, according to Jesus, there is no marriage in heaven. And last but not the least, finally, wala na yatang tutok. Wala yatang natutok ng finally ah. Kaso na. Sinabi ng nag-MC kanina, no? Kaya naulit po ang posting ng tapat pa sa Amber kasi last Saturday binagyo. Sinalubong pa ng brownout. Ha? Kaya mga bandang 5:30 tinansel agad. And I hope na tomorrow, huwag nang maulit yung nangyari last Saturday. At ako'y niniwala, walang bagyo
na may kasamang bahak ang sasagabal sa mga pupunta sa Amber City. Amen. Teka mo, mukhang may nagtitikturan sa... Hallelujah. Hallelujah. Finally, the third and final thing according to Jesus is this. According to Jesus, in heaven, there are no more death. Walang kamatayan sa langit. Sabi ng verse 36 ng Luke chapter 20, ano po ang sinabi ni Jesus? Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Yamang muli silang binuhay. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, even kayo nanonood sa YouTube channel, sa Kapahayagan TV channel, listen up ang sinabi ni Jesus. John chapter 11, verses 25 to 27. Ito yung sinabi ni Jesus kay Martha. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she told him. I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world. Purihin natin ang buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Kaya sa ating mga tinawag ng Diyos, ha? Ang Halloween hindi para manakot. Hindi ilalaan ng simbahan ang Halloween na yan para magsuot ng mga nakakatakot na kostum. Amen? Kaya, ang ilang mga media outlet, kahit tapos na ang undas, nagpalabas pa ng mga nakakatakot na palabas. Bakit? Para pagpiyestahan ng Diablo. Pero iba ang tunay na Halloween at ibig kong ibahagi sa programang Inspirations 101 sa linggo. The true Halloween is holy and not scary. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Kaya, mahalaga po na gawing banal ang tinatawag na Halloween. Bakit? Yan ay bistiras para sa mga banal na tao ng ating simbahan. Katulad ni Santa Rosa de Lima. Isa si Santa Rosa de Lima sa mga taong pinabanal ng Diyos. At naglilingkod sa simbahan. Para ano? Para mamuhay na katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya, huwag tayong absent sa pagtitipon every Friday dito sa parokya ng Santa Rosa de Lima. Kahit sinong mga lingkod ng Diyos ang nakasign dito, buti na lang kaninang umaga, tinawagan ko si Sister Verdi, ang sabi niya, yung hayo ko dapat sa Novelty, kanya lang, nagpalit kami. At nakiusap kay Sister Lina, magpalit kami. Kaya, yung hayo ko nabigay sa kanya, at yung hayo niya napunta sa akin. Purihin natin si Yahweh ay sabay. Amen? Kaya, bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe kapahayagan ni El Shaddai tungkol sa according to Jesus, what's
sa akin mag-iniwi at mag-ingit-ngit. Bakit kamo? Sapagkat ang pikon ay lagi. And speaking of talo, sabi ng isang game show host na matagal nang pinapalabas, you are the weakest link. Goodbye. Purihin natin ang buhay na Diyos. Amen. At bilang pagwakas ng pagninilay na ito, inanayaan ko po kayong tumayo. Ito ang maliwanag na sinabi ni Jesus, verse 37 and 38 of Luke chapter 20. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Amen. Taas ang inyong mga daladalahan at tayo muna'y manalangin. Wika natin, Panginoong Jesucristo, ayon sa iyong salita na ang marriage ay sa daigdig lamang. Ayon sa iyong salita, walang kasalan magaganap sa langit. At ayon sa iyong salita, walang kamatayan sa langit. Kaya naman Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na pahatid mo sa aming lahat. Kaya patuloy ka namin luluwalhatiin, pupurihin at sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Taas ang lahat ng yan at awitin natin. Ikaw ang gabay ng amin.
Susuporta sa dakong ito, maging silang nanonood sa YouTube channel, sa Kapahayagan TV channel, at maging ang ating kura paroko ng Santa Rosa de Lima Parish dito sa Bagong Ilog, patuloy lahat silang pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyay papapala. Basbasan po ang kanilang mga hawak, ang kanilang handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, panyo at iba pa mga hawak na kanilang tinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Mga kanilang mga prayer requests na nakasunod sa muting papel ang kanilang mga kahilingan, inaangkit po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang gusunta ng siksik, hindi ka tumaapaw. At sa aming pansamanta ng pag-iwahiwalay, taglay namin ang kalakasan at kasiglahan na galing sa iyong pangalan. Ito po ang aming samot na langin, kaisa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng anghel pagdating sa langit, kabilang si Santa Rosa de Lima. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, natin magsabi ng Amen. Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay at itaas ang inyong mga kamay na malayang nagpupuri sa buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Taas ang inyong mga kamay. Anong nais ninyo iuwi sa inyo ng buhay na Diyos? Ah. Ito po ang inyong sisigaw, pagtapang ko. Banal, 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 pinabanal na ako ni El Shaddai. Pakiulit po na malakas. God bless you all.